Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw mga kabukid, nandito po tayo sa Barangay Magsalise. Bayan po ito ng Jaen, Nueva Ecija. Para bigyan po ng agarang solusyon itong talungan. Ang oras po ngayon mga kabukid ay alas 6:30 ng umaga. So ito pong talungan na ito ay inaatake na po ng kasalukuyang insekto, no? So last January 6 or January 5 yata yon, nagpunta po tayo rito. Ngayon po ay January 8, so after 3 days, napa-spray po natin ito ng activator, no? At para ma-suppress lang po yung atake ng insekto. So far, according kay Sir Boy, medyo nakapagbigay agad ng tulong naman, ginhawa sa kanyang talong, yung ating pong CHC product. Good morning, Sir Boy! O ano naman po ang nakitaan ninyong kakaiba doon sa pina-spray ko sa inyong produkto? Okay naman po siya, medyo sumigla na po yung bulaklak. Nakatulong ho ba? Sa palagay ko po, malaki na itulong. So ngayon, pasusundan po natin ito ng farmer's friend para naman po dyan sa insektong borer na yan, ano? Yan pong kung tawagin yung suction insect, no? Bakit po? Kasi sinisipsip po nila yung nectar nitong talong ninyo. So yan po yung nagkakaroon ng uod, mga kabukid. Ang nangyayari po dyan, yung isang portion na ganito, kung nakaka-experience kayo, pag mayroon hong laman yan, malalanta ho itong ibabaw. So hahanap po tayo ng sample, ano, para maipakita ko po sa inyo. Ito, kagaya po nito, ano. Ayan, teka, medyo maliit eh. So, nung nakaraan, Sir Boy, ito talagang grabe ho ang salanta rito ng insekto ba? Yan. So, para hong nagkakaganito, no? Yan, nalalanta. Tapos, buong ito, magkakaroon po ng uod, ang laman yan. Iitlogan po yan ng paru-paro. Pagka lumaki ho yung itlog doon, nagiging uod po yon, ay sinisipsip po niya yung nectar nito. Ngayon, palalagyan ho natin or pa-spray ho natin ito ng farmer's friend para naman po sa ugat. Ayan, ayan mga kabukid. Oh. Tignan nyo po. No? Talagang lanta. Pag tinanggal ho natin yan, meron ho laman yan. Yun, may butas, may kita nyo may butas. May uod na ho sa loob yan. Ganito rin po yung problema ng talong ni Sir June Flores ng Gomez, no, Llanera, na nasolusyonan din po natin sa tulong po ng ating CHC Agritech product. So ngayon nandito po tayo sa Barangay Magsalise para bigyan naman ng pansin nito ang itong talungan ni Sir Boy. Ako po ay nakita niya sa YouTube dahil nga sa problemang ito, nag-search na siya sa YouTube, napanood niya po yung ating vlog at sakto po naman napanood niya doon yung kanyang kaibigan, si Sir Ayan, ano? Kung naalala nyo mga kabukid, siya po yung nagka-problema din yung silihan niya na ngayon po ay hitik na sa bunga. From dalawang bundle na napipitas, ngayon po nagsi 60-70 bundle na raw po siya. So ito ay susolusyonan din po natin ito, ano? Pa-sprayan ho natin ito ng farmer's friend mamayang hapon na. Kasi kailangan po ni farmer's friend ay ma-activate po muna. Hindi po siya agaya ni MaxiGrow na tutunawin lang po sa tubig. So ito po ay hindi. So Sir Boy, ito yung mga ilang spray pa. No? Masosuppress na po natin yung inyong mga dalawang spray ng farmer's friend. Okay na po yan. Mababawasan na po natin yung mga gantong senaryo, no? Ayan mga kabukid, no?
Yan o, butas po yan eh. O. Mga kabukid, hindi lang po talong yung tanim ni Sir Boy, no? Meron din po siyang siguro mga 500 to 1,000 puno ng kalamansi siguro ang kanyang iniintindi dito na every 2 days ba, Sir Boy, ang spray nyo ngayon ng insecticide, ano? So ganun po ka sipag itong ating kliyente ngayon dito, no? Na every 2 days, alas 4 ng umaga, nandyan na po siya sa kanyang mga halamanan. At siya po mismo ang nag-i-spray niyan. Mga kabukid si Sir Boy, ano? Sir Boy, ano-ano po yung mga insecticide na ginagamit nyo dyan sa inyong kalamansi? Ngayon po, marami pong klase yung ginagamit na insecticide po dyan sa kalamansi. Oh, kumbaga halo-halo na. Opo. So yung pag titimpla yung halo-halo na rin, parang ganun. Ganun po. Ikinukuha po namin doon sa drum. Doon na po namin pinaghalo-halo. So ito pong lawak ng inyong kalamansi ang huwag niyan. Mamaya mga kabukid, papasyalan natin yung kalamansihan niya. Ilan drum ho ang nauubos na insecticide diyan? Sa ngayon po, ang nauubos ko po diyan, 3 drum at kalahati. I'm sorry mga kabukid, ano? Yung drum na binabanggit ko ay pinaghahaluan niya ng insecticide, no? May halo pong tubig yun. Hindi po purong chemical yun. Ayun po, pakita. Ito po. Dito po siya nagtitimpla ng kanyang mga synthetic or chemical, no? O ito, may halo na po ito. No, may halo na po. Kaya talagang yung ating activator, Sir Boy, nalinis nyo ho ba yung drum nun? Opo, nakabukod po siya. Ah, ito, pwedeng, ito yun. Ayan pala. So yung ganito ho, itong 5 drum na to, para na sa lahat yan, hindi pa? Lahat, sa lahat na po yan. Sa lahat na. So, napakahaba pala talaga ng hose na ginagamit nyo. Halos po 300 metro po yan eh. Ito mga kabukid, yung kanyang kalamansiyan, ano? Hindi ko pa ho napapasok ang kaloob-looban yan. Ito Sir Boy, mga ilang taon na ho ito? Ayun pa, sa mga 5 na po yan. 5 taon na? Opo, so, nung mag-start siyang
mamunga, anong taon yun? Mga isang taon, namumunga na ba siya? Isang taon at dalawang buwan, isang taon at apat na buwan, ganun po, napipitasan na po siya. Dahil grafted naman to eh, no? Opo. Oo, ganyan po yung grafted, ano? Hindi po siya masyadong naglalalaki, nakagaya po ng mga sinaunang kalamansi na nagiging puno talaga. Ayan, oh. Nag-i-start na naman siyang mamunga. Ayan, oh. May mga buko na naman, ano? May mga bunga na uli ito. So, ito bang kalamansi, the whole season, may bunga siya. Hindi basta po siya nawawalan. Diretso po yung pag-aabono, tsaka po pag-spray. Yung abono yung ginagamit dito, yung granule pa rin. Opo, yung mga... Tapos tinutunaw lang sa drum. Hindi naman. Kuminsan po, pagka po, sinasabog na lang po namin pagka bago patubigan. Ah, okay. So, ayun, mga kabukid, ano, siguro magte-testing kami rito ng ilang puno para mapatunayan natin yung produkto natin kay Sir Boy na yung kanyang insecticide at saka mga chemical fertilizer na yan, i-reduce natin para ma-prove natin na maganda din sa mga puno itong ating produkto. So nakakailang red bag po kayo rito? Pagka po talaga yung kondisyon, halos po pagka yung isang pitasan, umiisang daang red bag po yan. Wow. Sa ngayon, mahal ho ba yata? Mahal yata ang isang, ano bang, ano dyan, sako o kilo? Kung po, for red bag po, kilo. 30 kilo, 30 kilos po yung red bag. Sa red bag. Tapos, tawag dito, pagka 100 bag, aba, napakadami nun, 300 kilos. Opo. Yung pong, halos, 3,000 kilos po yan. Ay, yung 100, ano? Opo. Yung 100 bag? Opo. Oo nga, mga kabukid. Ang galing ko sa mata, ano, mga kabukid. Meron pa naman pong napipitas kada kalahating buwan. So, ibig sabihin, kada 2 linggo ang pitas nito? Opo, kung minsan po, sumusobra 2 linggo, mga 20 araw, ganun po. Hindi pala siya linggo-linggo pinipitasan? Hindi po. Ganun pala ang kalamansi. So, meron na tayong idea, mga kabukid. Ano? Hindi lang puro palay, sibuyas, mais. So, ito kalamansi, no? Although, prubi na po kasi sa Mindanao, meron din po tayong kliyente sa kalamansi din. No? Ay, hindi naman natin mapuntahan doon para i-cover. So, dito, kung loloben, mga kabukid, magamitan natin. Kaya, Sir Boy, yung ating produkto. So, yun na yung pagka talagang hitik siya sa bunga, nakaka 100 red bag to. Opo. May landan ho ba itong puno ninyo? Yung pong napipitas ang puno yan, halos po ko lang 600 puno po yan. Ito pong natara na ito, pero po yung bagong tanim na yun, ayun ang din. So, 1,000 puno nga? Opo. Halos po 1,000 puno. Wow. Ganun po ang karami yung puno ng kalamansi ni Sir Boy. So titingnan natin yung product natin dito.
kabukid ay nag-iwan na po tayo ng produkto kay Sir Boy, no, kasama ko po siya, para mai-spray niya po ito sa kanyang talong, no? Pag half kilo po, no? Kasi half hectare lang. So sabi ko sa kanya ay isprayhan na po mamayang hapon, and then yung kasunod next week na po, no? Kasi ito po yung inactivator na natin. Kaya lang ho malimit, kasi ho may atake na lang insekto. Kaya tapos napupunggos na rin. So yun, napalagyan ho natin nung last January 5 yata yun, nung pumunta ko rito. Parang ganun ho yung date. Ay nagkaroon naman ho agad ng resulta yung ating activator sa kanyang talong. So sabi ko sa kanya, pasundan na ng farmer's friend mamayang hapon. And then, babawas na po tayo ng insecticide. Yun lang po mga kabukid. Baka ho may mga babatiin kayo, Sir Boy. Batiin nyo na. Binabati po yung mag-anak. Sa lahat ho ng farmers dito sa Barangay Magsalisi, at kung nakikilala nyo po Sir Ayan sa kasi Sir Boy, sumubok na rin po ng ating produkto, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila kung gusto nyo rin pong subukan. Kung nagkakaroon po ng, huwag nyo na pong hintay magka-problema pa, kasi pag nagka-problema, malaki ang gastos ho eh. Totoo ho yun, di ba? Pag inaapula mo na mag-recover agad yung iyong halaman, yung iyong tanim, eh syempre gagastos na po tayo ng medyo masakit-sakit po sa ano, dahil tapatan po tayo mga kabukid. Medyo pricey po talaga itong ating CHC product, pero worth it naman po at magbibigay ng ginhawa po sa inyo. Ayan po, no, mga kabukid. So dito ko na naman po tatapusin ang segment ko para sa araw na ito. Salamat po sa mainit na pagtatanggap nila sa akin, nila ma'am. O, shoutout mo si ma'am. Shoutout po doon sa Mrs. Ko. Oh, ma'am, shoutout sa iyo. Okay, sa mga gusto ring umorder or sumubok ng aming CHC product, pwede po kayong tumawag, mag-text dyan sa number na makikita nyo. And then, bisitahin nyo rin po yung aming website na www.elkabukid.com, no? Kung mahilig po kayong mag-Facebook, meron din po kaming Facebook page na CHC Agritech Organic Japan Technology, and din yung aming YouTube channel na El Kabukid. At kung mahilig naman po kayong mag-Shopee, Lazada, yan po yung aming store sa Shopee at Lazada. At syempre, patuloy ko pa rin ipinopromote yung ating pong CHC Agritech Center na nag-franchise po sa atin, si Sir Isagani De La Cruz. Sir, shoutout po sa iyo. Kita po tayo soon. Diyan po sa Bayan ng Rizal, Nueva Ecija, ano po, Barangay Bicos. Hanapin nyo lang po yung kanilang kamalig, yung kunuhan po dyan papuntang Barangay Maligaya, si Chupantok. Makikita nyo po dyan sa kanilang gate yung ating CHC Agritech Tarpaulin. Pwede po kayong mag-inquire kay Sir Isagani De La Cruz. Ayan, no? At sa mga subscriber ko, isang saludong muli galing kay El Kabukid. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay ng aking mga videos, mga bagong ina-upload na videos. Sana po ay nakakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting or karagdagang kaalaman regarding sa ating organic inputs na CHC Agritech Japanese Technology. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, iniimbitahan kitang mag-subscribe, like and share na rin mga kabukid. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Ingat po kayo and God bless.